Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at nutugin ang gitara, at ang kaayayang lira. Ipanin niya ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Webes sa 9 na linggo sa karaniwang panahon. Kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan, lalo na si Mariel at si Marian Abu, si Renz Carandang, at si Father Froy Carion, ang mga nagdiriwang ng anibersaryo sa araw na ito, sina Mitzi at si Renz Carandang, at para sa lahat ng mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio, para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, sa kapayapaan ng lahat ng kaluluwa, lalo na ang kaluluwa ni Ferdinand, at para sa lahat ng ating mga intensyon. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Iniluluhog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala sa amin at iyo nawang panatilihin ang pakikinabangan naming walang baliw sa pamamagitan ni Hesukristo,
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, pagkatapos nilang pumasok sa Medea, sinabi ni Rafael sa kasama, "Kapatid na Tobias, ano iyon, tugon naman ito?" Patuloy na nagsalita si Rafael, "Mamayang gabi, doon tayo matutulog kina Raquel na kapag-anak mo. May anak siyang dalaga na ang ngalay Sara. Siya'y bugtong na anak at imumungkahi kong siya'y ipakasal sa iyo. Ikaw ang may karapatang mapangasawa niya sapagkat ikaw ang pinakamalapit na kamag-anak. Ikaw rin ang may karapatang magmana ng lahat ng kayamanan ng kanyang ama." Matapos mag-usap, lumakad na sina Tobias at Rafael. Pagpasok nila sa Ekbatana, sinabi ni Tobias, "Kaibigan, samahan mo na ako sa kamag-anak kong si Raquel." Nagtuloy nga ang dalawa at naratnan nila si Raquel sa may pintuan ng bakuran niya. Una silang bumati at nagbigay galang. Tinugon naman sila agad ni Raquel at ang wika, "Maligayang pagdating mga kapatid, tumuloy kayo." Dinala agad ni Raquel ang dalawa sa bahay. Matapos ang kanilang pagkikilala at pagkukumustahan, nagpapatay si Raquel ng brakong tupa mula sa kanyang kawan at naghanda ng isang salo-salo. Bago kumain, samantalang sina Tobias at Rafael ay naliligo, sinabi na Tobias sa kanyang kasama, "Kapatid na Azarias, hingin mo na kay Raquel ang kamay ni Sara para sa akin." Ang usapan nila ay narinig ni Raquel, kaya't sinabi niya kay Tobias, "Kumain ka at uminom. Magsaya ka ngayong gabi sapagkat ikaw na ang mapapangasawa ni Sara. Wala akong karapatang ibigay siya sa iba sapagkat ikaw ang pinakamalapit kong kamag-anak. Subalit maipagtatapat ako sa iyo. Si Sara ay naipakasal ko na sa 7 lalaki na mga kamag-anak din, ngunit bawat isa ay namatay nang sila ay magsisiping. Ang paniwala ko ay hindi mangyayari sa iyo ang gayon. Iingatan ka ng Panginoon. Kaya kumain ka, uminom at pumanatag." Sumagot si Tobias, "Hindi po ako kakain at iinom hanggat hindi ko nakakamtan si Sara." "Mangyayari ang nais mo," tugon ni Raquel. "Ayon sa kautusan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Yan ang kapasiyahan sa langit. Kaya kunin mo na siya at mula ngayon, ikaw ay kanya at siya naman na iiyo magpakailanman. Naway pagpalain kayo ng Panginoon ngayong gabi. Kahabagan nawa kayo at bigyan ng kapayapaan." Pagkatapos, tinawag ni Raquel si Sara at ibinigay kay Tobias. Sinabi niya, "Tobias, ayon sa kautusan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Tanggapin mo siya, ingatan at iharap mo sa iyong ama. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos sa kalangitan ng lubos na kasiyahan." Tinawag ni Raquel ang asawa niya at humingi ng isang balumbon na pagsusulatan ng kasunduan ng kasal. Ang kasulat ay magpapatunay na ibinigay na niya si Sara kay Tobias bilang asawa ayon sa kautusan ni Moises. Nagdala nga ng balumbon ang matandang babae. Matapos ihanda ang lahat, lumagda ang bawat kinauukulan. Natapos ang kasal at sila'y nagkainan. Nang mapag-isa na ang mag-asawa, bumangon si Tobias at sinabi sa asawa, "Bumangon ka, mahal ko, at manalangin tayo. Dumalangin tayo sa Panginoon na tayo'y kahabagan at ingatan." Bumangon nga si Sara at nanalangin si Tobias. "Kapuri-puri ka at dapat pasalamatan, Diyos na sinasamba ng aming mga magulang. Kapuri-puri nga ang iyong pangalan, dakila at banal magpakailanman. Ikaw ay pinupuri ng sangkatauhan, ipinagbubunyi ng tanang kinapal. Si Adan ay tao na iyong nilikha, asawa niyang Eva ikaw ang gumawa, at ibinigay mong katuwang sa paggawa,
ang sangkatauhay sa kanila nagmula. Di dapat mag-isa ang tao, yung wika, gawin natin katuwang na kanyang kamukha. Ang pag-asawang pinasok ngayon, di udyok ng nasa. Diyos na Panginoon, tunay na matapat, aking nilalayon. Itong aming buhay naway magkaroon ng awa mo't lakas sa habang panahon. Nang hanggang pagtanda, kami magkatulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na ulibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupin ang kamatayan, nagninilin pagkabuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng Kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang Kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga nakikiisa sa atin via live streaming. Mahal po ba ninyo ang Diyos? Mahal ho ninyo ang Diyos? Maya-maya kayo matulog. Nagsisimula pala ang tayo eh. Mahal ninyo ang Diyos? Oh, yan. Mahal ang Diyos. At tayong lahat,
Kaya kayo'y naririto dahil mahal ninyo ang Diyos. Saan tayo nagkakatalo, mga minamahal? Sa kung papaano natin minamahal ang Diyos. Sapagkat napakadaling sabihin, mahal ko ang Diyos. Totoo iyon. Pwede mong ulit-ulitin, mahal ko ang Diyos. Panginoon, mahal kita. Pero narinig nyo na po bang sumagot sa inyo ang Diyos, mahal din kita? May nakarinig na sa inyo? O halimbawa yan, kahit kayo maghapong naririto, ay tingnan nyo kung bababayan dyan sa krus para sabihin sa iyong, mahal din kita. Wala hong ganoon. Walang sino man sa atin ang makakakita nang naglalakad na Diyos para sabihin sa iyong mahal din kita. Ay paano natin ipinapakita sa Diyos na mahal natin siya at paano ipinakikita sa atin ng Diyos na mahal niya tayo? Sapagkat yung salitang mahal kita Panginoon ay napakadali. Dahil ang Diyos hindi naman masasabihin sa iyong hindi mo naman ako totoong mahal. Hindi man ipaparamdam sa iyo ng Diyos nang niloloko mo lamang naman ako. Dahil kapag sinabi mong mahal mo ang Diyos, ang ibibigay sa iyo ng Diyos, mga tao na mamahalin mo sa ngalan niya. At doon nakapaloob ang mga utos na sinasabi ng mabuting balita ngayon. Hindi mo pwedeng sabihing mahal mo ang Diyos na hindi mo mahal ang iyong kapatid. Kasinungalingan iyon. Hindi mo pwedeng sabihing naririto ka, sumisimba ka, galing ka pa sa malayo, dumayo ka sa Padre Pio para patunayan mo sa Diyos, mahal kita Panginoon, habang hindi mo naman iniimika ng iyong anak, o habang hindi mo pinapansin ang iyong asawa, o habang galit ka lagi sa iyong kapitbahay. Mawawalan po ng saysay ang inyong pagpunta dito o kahit kayo maghapong naririto. Kung pagbalik nyo sa inyo, hindi totoo na pwede nyong panghawakang mahal nyo ang Diyos sa pamamagitan ng pagmamahalin nyo sa ibang tao. Sapagkat ang dalawang ito ay hindi kailanman pwedeng paghiwalayin. Ganoon tayo magmahal sa Diyos. Mamahalin mo ang Diyos sa pamamagitan ng mga taong ipadadala niya. At mamahalin ka ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong ipadadala rin niya. Yun po ang kabuuan ng ating pananampalataya, mga minamahal. Huwag niyong isiping magkakaroon ng biyaya ang ginagawa nating ito habang ikaw ay masamang ugali sa iyong kapwa. Huwag mong isiping sa pagbibigay mo ng malaking limos mamaya sa ofertory ay matutugunan na noon ng iyong pagmamahal sa Diyos habang madamot ka sa pagtulong sa iyong kapwa. Huwag mong sabihin ang iyong pagluhod, ang iyong pagdadasal dito ngayon ay pagpapatunay ng iyong pagmamahal sa Diyos habang hindi mo pang mapapatawad ang iyong kapatid. Huwag niyong iisipin ako'y pari, kayo'y tagapaglingkod, tayo'y sumisimba, ay mahal na natin ang Diyos, habang tayo naman ay masama ang ugali sa ibang tao. Sapagkat, isang malaking kasinungalingan sa buhay, na sabihin mong mahal mo ang Diyos, habang hindi mo mahal ang mga taong nakapaligid sa iyo. Ay Father, kahirap naman hong mahalin, sadya. Sadyang mahirap magmahal, lalo na kung tunay ang pagmamahal. Kayong mga may asawa, nakakatuwa kung hanggang ngayon, simula nung ikasal kayo o nung nanliligaw kayo, parehas na ganoong pagmamahal ang meron kayo. Pero minsan nakakapagod ang magmahal. Minsan ang pagmamahal, nakakasawa. At huwag niyo pong iisipin ang pagmamahal ay laging masaya lamang. Hindi iyon totoo. Ang masayang pagmamahal ay isa lamang mukha ng pagmamahal. Sapagkat minsan ang pagmamahal, umiiyak. Minsan ang pagmamahal, nalulungkot. Minsan ang pagmamahal, nananawa.
Tingnan ninyo, kapag kagabi na, kayo may problema sa bahay, parang gusto mo nang sumuko, nananawa ka ng magsakripisyo, tapos pagising mo uli kinabukasan, papasok ka naman uli sa trabaho, ipagluluto mo naman uli ang iyong mga pasaway na anak, ipaghahain mo naman uli ang iyong problemadong asawa, yun ang pagmamahal. At yun ay tunay na pagmamahal. At habang ginagawa mo iyon, kahit hindi mo sabihin, pero ipinakikita mong mahal mo ang Diyos. Dahil yun ang katauhan ng pagmamahal sa Diyos. Yung maglingkod at magmahal sa kapwa na ipinadadala niya sa atin. Sabi nga po ni Mother Teresa, kapag ka napapagod kang magmahal, magmahal ka. Kapag ka hindi ka marunong magmahal, magmahal ka. Kapag ka ayaw mo nang magmahal, magmahal ka. Sapagkat ang buhay naman natin, buhay pagmamahal. Sa iba't iba at napakaraming mukha. Pero kung ating pagtatagumpayan ang lahat ng ito, iisa ang ating biyaya. Yung pagmamahal ng Diyos na makakamtan natin ng lubos pagdating natin sa langit. Kaya nga po sa banal na misang ito, mga minamahal, hilingin niyo kay Jesus na inyong tatanggapin mamaya sa komunyon. Ibulong niyo po sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang mapagmahal na puso. Yung pagmamahal na kayang yakapin ang lahat. Pagmamahal na kayang magsakripisyo. Pagmamahal na kayang magtiis. Pagmamahal na kayang gawin ang lahat dahil sa aking mga minamahal. Sapagkat iyon ang patunay upang maging totoo at maging buhay ang aking laging sinasabing, mahal kita, Panginoon. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala, ngayong ang mga alay ay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang loob mong sa aming dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa paglilingkod namin sa banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Amen.
kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilaya'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos,
darasalin natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Pakikinggan at itatawa.
pwersa sa gawang second collection ay para sa patuloy na pagsasaayos ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong espiritu kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo upang di lamang sa pagsasalita, kundi rin naman sa pagsasagawa, ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay ating isinasagawa na ang repair ng ating extension, gayon din po ang minor repairs ng ating Divine Mercy Sanctuary para po sa may magagandang loob na nagnanais makibahagi sa mga paggawaing ito, makipag-ugnayan kayo sa pamisahan o sa opisina para sa detalye ng inyong tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang ating osteria, ito po'y lugar sa ating parking B na pinupuntahan lalo na kung Sabado at Linggo ng ating mga pilgrims para kumain at makapag-stay para po sa kung sakaling kailangan nilang gawin ang kanilang tanghalian dito sa pambansang Dambana. Ito po'y ating isinagawa bilang pagsunod sa updated complementary norms ng 1983 Canon Law at isa sa mga requirements ng National Shrine ng CBCP. Sa ganong diwa, patuloy nating ipinapaalala ang panawagang Kleigo, Clean as You Go. Ito'y upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana. Gayun din po ipinapaalam na tayo ay may malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Kailangan nyo makapasok sa ating main arch entrance nang sa gayon ay makita ang mga parking at makatulong sa inyong pagbisita sa National Shrine. Mahigpit din po nating ipinapaalala na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Sa inyong pagbisita dito, lalo na sa pagdalo sa mga banal na misa, kayo'y aming pinakikiusapang magsuot ng tama at angkop na kasuotan. Ito po'y bilang pagbibigay galang sa baka banal-banal ang Santisimong nasa altar.
At bilang patuloy na pagpapalago ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio ad experimentum, sinimula na po ngayong Hunyo ang pagsasaayo, ang pagsasagawa ng ating mga gawaing pangsakramental sa Kapilya ng San Pedro sa May Highway. Sa ganoon, ito po ay katulad ng mga kasal at ng mga binyag. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga kasal dito sa pasimbahan ngayon ay dahil mga naka-schedule ng kasal nung mga nagdaang taon pa at nagkataong kasabay ng pagsasaayos ng ating Divine Mercy Sanctuary. Gayunpaman, at kapatuloy doon, kaugnay nito, wala pong misa mamayang alas dos ng hapon, at sa Sabado, ang ating healing mass ay alas 10:30 ng umaga. Sa ngalan po ni Father Oka, ang ating Cura Paroco Trictor, kami ay nagpapasalamat, humihingi sa inyo ng tulong at na nag-iimbitang makiisa kayo sa mga gawain sa pambansang dambana. Ang ating pong sunod ng misa, mamayang alas 5 ng hapon. Inaasahan namin inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Tatayo na po kayong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bindisyon. Sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Ibigin ang Diyos sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang.
Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapit.